Ito ho'y sinasabi ho natin, parked car napping part 1. Una pa lang to. Nitong September 16, 2019, nag-park ng motorsiklo si Arlene para mag-grocery sa isang kilalang supermarket sa barangay Singkamas, Makati City. Pagbalik ni Arlene sa parking, sa pay parking, may nawawala na ang kanyang motorsiklo. Hawak pa rin niya ang parking ticket. Ipresenta niya ito at hinanap ang motorsiklo sa mga gwardiya. Sagot ng guard on duty, may pinalabas silang motorsiklo na walang parking ticket dahil emergency daw. Sa galit ni Arlene, ipinagbigay alam niya ito sa pambansang sumbungan ng insidente. Pero sa ginawa naming investigasyon, hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 7 beses na nangyayari ang nakawan. Naging pattern na ata ito, naging palaruan na ata ito ng mga motor napping ang parking lot na to ng kilalang by supermarket. Ano ba to? Ang supermarket or grocery na kilala na may personalidad Aling Puring o Aring Pukring. Kilala niyo siguro yun. Yung grocery store na to, kulay green at kulay gold. Kung saan? Park car napping area. Saan ba to? Maganda siguro, paano orin yun lang. Ito yung parking ticket mo, so nawawala yung motor. May CCTV ba sa lugar? Point of issue, I need to find out there's a CCTV. I need to find out exactly the regulations the security agency assigned. Makati Pure Gold, talk to the corporate office, figure out exactly what this is all about, and then security agency assigned sa Makati for that particular parking space. Kasi pag may nawala sa parking, hindi yung may pananagutan pa rin sila. Before siguro mga twice na nagkaroon ng ganyang ano, nawala ng motor. Ataka naman ako kasi pay parking na ngayon yan. Mm-hmm. So since na pay parking yan, dapat na kapag once you get in nga, meron ticket na ibinibigay yung parking attendant doon, which is supposedly, I think, the security guard. Bakit na ilabas yung motor na hindi nasita ng guard? Ay makikipag-ugnayan kami sa ano, Pure Gold Management yan. Kung hawakan, bakit nakalabas yung motor na which is paid parking. Tingin nyo, baka may lapses po talaga rito yung Pure Gold? Yung motor. Oo, kasi siyempre paglabas mo dapat, hahanapin sa'yo kung anong ticket na ibinigay sa'yo. Sabi na iwan daw yung susi. Kahit ba na iwan yung susi? Nasa iyo yung susi? Assuming na iwan yung susi. Pero dapat hindi makakalabas. Kasi may susi. Mga lapses ako nakita. Pupunta mo to, kasabihin ng drop-off lang, mababayaan lang. Wala pa lang ibinibigay. Maski sabihin mo yung drop-off ko lang dahil magbibigay. Para paglabas, iba yung sa exit. Pag-exit kailangan, hindi ka mo kukunan. Isa ng gwardiya, hindi kaya po, mag-isa lang ako dito. Ano ba duty nun, kuya? Hindi ba? Ano, kuya? Anong agency kayo? JR8 Security. May 5, 2019, bandang alauna ng tanghali, kami po ay nag-park sa Pure Gold upang bumili po sana ng gatas ng aming anak. Main entrance guard, para tanungin ko na saan naka-duty yung guard sa parking area. Subalit ang sabi nila ay wala raw pong guard dahil break time. Tinatawagan po namin or pinapatawag po namin yung mga management ng Pure Gold. Subalit ala pong gusto makipag-usap sa kanila. Pagbalik namin po, wala na sa parkingan. Mili po kami rito sa Pure Gold. Pagbalik namin po, wala na po. Kasama natin ngayon sa Bitag Studio, sa ating digital studio, itong dalawang mga nabiktima ng park carnapping sa Pure Gold Makati. Alam niyo mga boss,
siguro mas maganda, ito ay matawagan muna natin siguro, ano? Malaking problema ho talaga ito, ano? Kasi kuminsan ginagawang palaruan ano, ng mga magnanakaw o carnapper. Pero ngayon, di na po pwedeng i-carnap yan. Pwedeng kulimbatin or pwedeng tangay na lang. Itong mga car park nung araw pa, naging palaruan ng mga masasamang loob. At isa ho dyan, natatanda namin way back in 2007, 8 or 9, ay may konsehal ho ngayon, pero nung dati, siya ho'y nasa party list. At siya ho'y si, that time, Congressman Erwin Tieng, at siya ho'y proponent nito sa Kongreso pagdating sa mga pay parking na nagkakawalaan. Ngayon, refreshing that para makita natin, si Erwin Tieng, konsehal ho siya sa District 5 ng Manila. Magandang gabi sa iyo, Councilor Erwin Tieng. Magandang gabi, Ben, at sa lahat ng listeners, tsaka sa lahat ng mga nanonood, magandang gabi sa inyo. Okay. Consehal, alam mo nung araw, ano, kayo'y congressman, and I know the fact na kayo ho yung proponent nito sa mga pay parking na nagkakawalaan. And during those times, nasa sa inyo, ako gusto, update me on this, nung kayo ho'y naging consehal na, ano, from congressman to Manila councilor, kasi party list kayo. Ano bang naging status nung yung mga paid parking na sinusulong ninyo sa Kongreso at alam ko meron din ata sa Senado. Can you brief us on this medyo muna? Kasi meron kaming kahalintulad na reklamo nung araw na ginagawang palaruan ng mga paid parking na may bayad pagkatapos pag nawala, wala silang liability kasi may parking ticket na say they're not responsible for loss. Ano hong nung araw kung inyong matatandaan? Kasi pick up from the pieces from there, akalim kabisado. Can you refresh us on this nung kayo congressman pa? Yes, oo Ben. Nang 2013, nang tayo po'y congressman pa, nag-file tayo ng isang House Bill. Yung House Bill 926, which is ang tinatawag short title natin doon ay Parking Liability Act. So ano ba yung Parking Liability Act? Kasi po, alam naman natin na itong mga parking operators, paid parking operators, eh meron silang binibigay na ticket at sa ticket nakalagay, the parking management is not liable for any loss or damage to vehicle. So nakita natin na malaking issue yan dati kasi hanggang ngayon naman siguro na meron dyan ibang mga sasakyan na nananakawan, na nag-agat-gat, at meron even motorsiklo. May mga complaints din tayo na may nangyayaring assault or may nangyayaring masama sa isang parking. Parking at doon sa may-ari ng sasakyan. So gumawa tayo ng isang batas para dyan, pero unfortunately Ben, gusto ko rin sabihin na hindi ho napasa. Nako, okay, ganun ba? So wala bang pumikap sa Kongreso ngayon to basically to take care of this? Wala right now, wala ho. Yun ang alam kong information, wala akong nag-refile ng ating bill. Pero ang good news ko naman ho ay final ko naman siya nang tayo po ay naging konsehal dito sa District 5 ng Maynila. Final natin siya at ang tawag sa kanya ngayon ay Draft Ordinance 7962. Alright, okay, so, okay. An ordinance defining the liability of the owners, operators, managers of parking lots. Okay. Sa kasamaang palad, hindi na-aprubahan to dahil that time ay walang pumikap ata. Is that what it is at this point? Kasi alam naman natin no, na mahigit 300 ng ating mga congressman at kanya-kanya silang may mga pet bill. So talagang nangyayari talaga na hindi ho na ipapasa lahat ho na ipa-file namin na bill. Pero ang good news naman ho sa mga Manilenyo ay na-file ho ito sa City of Manila at ordinance po. Alright, sige. Pero iniintay natin ho maipasa ho siya. Alright, sige. Sa Manila ho yan, ano? Okay, happen to be sa Makati ho ito. Okay. Maraming salamat, Konsehal Erwin Tieng, na dati party list congressman. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Ben. Maraming salamat po. Well, hindi pa naman tapos kahit na hindi pa ho pagpatuloy. Siguro ilapit natin dito sa mga kalatul Rafi Tul Erwin. Sila ho yung sinasabing AXIS. At dito, parting ito, krimen ho ito eh. At medyo dapat ito'y masilip na ng husto para makita na rin pang ganitong klase mga bagay na kung saan ay kinakailang makita. Hindi yung puro mga inaatupag, mga pork barrel, ito mga kawata. Mga buhay. Pasensya. So anyway, ganun, ano?
Dito, puntahan na natin ngayon itong, okay, kasi napresenta, nandito kasama natin yung sila, yung complainant na nawalan ng motorsiklo sa loob ng, ito'y pay parking ng, ito'y Pure Gold sa Makati at my security agency, ang respondent na security agency, JR8 Security Specialist Incorporated, security agency ng Pure Gold sa Makati branch. In the meantime, sa linya ho natin si, PCI, okay, I don't know kung anong ibig sabihin PCI. Kasi pagkaalam ko, Major, Colonel, mga ranking dito ngayon eh. Ayun, Major, natama na yung PCI. Major Police Major Manuel Maligaya, Assistant Chief Enforcement ng SOSHA. Magandang gabi sa iyo, Police Major Manuel Maligaya. Magandang gabi din po. Magandang gabi. Okay, tama ho ba ako, Police Major, tama? Yes, sir. Okay, sir, kami ho lalapit sa inyo kasi nawalan ho pitong mga nagko-complain at dalawa ngayon live sa studio natin. Sila ho'y natangayin ka lang motorsiklo habang nakaparada ho sa Pure Gold sa Makati at mga agency riyan na may involved yan ay security agency na naibigay lang ang motorsiklo kasi emergency raw pero yung ticket na iwan dito sa mga natangay na motor. Ngayon, yun ho'ng complaint, 8 at 2 nandito ho ngayon. Ano ho ang pananagutan ng security agency na JR8 Security Specialist Incorporated? Pero may pananagutan po yung security agency. Nako. At saka yung security agency, papatalon po natin. Ayun! So, i-closure yung ano yung security guard na nakapost po doon sa area. Mm-hmm. Then we'll let them stay there. Alright. Sige. Trace out natin kung ano yung liability nila dyan. Okay. Alam ko, believe ho ako sa inyo, ano, Police Major Manuel Maligaya. Sa inyong pagiging action ora mismo, ipapatawag ninyo, dadalhin ho namin ng reklamo. Pagkatapos dyan, ay titingnan ho namin kung sila ho'y bagbabayaran or panagutan ng mga motor na nawala sa dalawang complainant ho. Para naging pattern na ho, na paborito na ho ata ang Pure Gold Makati na kung saan ang security agency ay parang natutulog sa pansitan. Patatawag nyo, sir. Hindi ho ba? Yes, sir. Alright. Sige, Major. Kami aasa sa iyo. Makikipagtulungan din kami sa inyo. Dadalhin complainant. Ngayon pa lang, sir, nagpapasalamat na ho kami sa agarang aksyon nyo na ipatatawag yung security agency dahil sinabi nyo may pananagutan. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Alright. Sige. Balik tayo rito sa complainant. Alam mo kung tutuusin, ano? Kaya may batas, kaya wala. May pananagutan talaga yung security agency. Kaya ang trabaho nila, magbantay sa parking lot doon sa mga sasakyan at motor. Hawak-hawak nyo pa rin yung ticket dyan, tama? Patingin niya ako ng ticket ninyo, ayan pa rin ang hawak ninyo. Ikaw ba'y hawak mo pa rin? Hindi, sa nung sa amin pa po yung ninaka, wala po silang binigay na ticket. Walang binigay na ticket, pero ikaw may ticket pa. Po. Yung lima siguro, baka naman yung ticket hawak pa rin nila. Kasi yung ticket na yan, nandyan nakikita, okay? Opo. Anong sinabi sa'yo ng security agency, mga tangengot na anong paliwanag nila? Emergency raw. Opo, may emergency kayo. Na-ebs na yung ano, kaya nagmamadali. Pero paglabas mo, wala nang motor mo? Opo, wala na nga. Ano bang motor mo? Mio Sol I125S po. Mm-hmm. Okay, yun. Mm-hmm. So, bayad ka na ron, di ba? Bayad na po. Pinag-ipunan ko po kasi pambili dun. Magkano napag-ipon mo dyan, Iha? Yung kinash ko po na namabot ng 85. Alright, 19,000 pesos. Pero nasa ano lang yun, 82,400. That's fine. Eh, ano man yung presyo niyan, eh may halaga. Hindi yan libre. Oh, eh kahit na libre kung talagang inaalagaan mo, hindi naman siguro, walang karapatan ng sino man magnanakaw na dapat. Ang siguro batas sa o din kinakailan, pag nagnakaw dito, putulan agad ng kamay. Wala na maraming satsa. Sige, tutulungan ka namin kasi kayong mga nanonood ho sa amin, tandaan, palaruan na ho yung Pure Gold Makati na wala ho kaming masamang tinapay dyan. Mag-ingat ho kayo kung kayo ho'y pupunta sa Pure Gold Makati kung saan makikita niyo si Aling Pukring. Aling Pukring ba? Aling Puring. Si Aling Puring na asawa ni Mang Igme na ang anak si Cookie at saka si Titing. Okay, yun na mga anak. Mm-hmm. So wag na ho kayong pumunta sa Pure Gold Makati kung kayo mga motorsiklo at magpaparke sa Pure Gold Makati sa Barangay Singkamas. Apo. At Talong, Sigarilyas at Mane. Okay, di ba? Wag ho kayong pumunta riyan kasi baka madaling inyong motor! Tapos sasabihin na, okay, mahay ko bo kahit munti. Pag nanakaw ang motor, wala kaming pakialam. Potok sa buho kayo. Okay, sige, lalapit na namin kayo doon sa sosya. Kami magmamasid. Alam ko naman ang sasabihin itong si Aling Pukring. Asya, bakit ba pukring ako ng pukring? Ni Aling Pukring ng Pure Gold, green and gold. Yung purong gold, ba't may berde?
Hindi, may halo yan. Hindi gold. Okay. Hindi naman pinagluloko natin. So, totoo nga lang eh. Okay, pure gold. Ang problema lang, maraming kawatan sa parking. Pito. Pag ang isang parking lot, binalik-balikan, ibig sabihin, tangengot ang nangangasiwa ng parking. Alam ba ito ni Aling Puring? Este, Puring ba? Pukring. Mas madali kasing Pukring eh. O sige, Puring. Alam ba kaya ito ni Aling Puring ng Pure Gold? Wala namang pakialamang yung Pure Gold dyan. Basta't may pumupunta, mat magka-shopping. Ang pangengot, yung kanilang gwardya, yung JR8. Sa pangalan, JR8 pa lang eh. Mukhang 8 katanga. Mm-hmm. JR8 Security Specialist, haharap kayo sa sosya. Ipatatawag kayo, magpapaliwanag, papanagutin kayo. At kung hindi, baka matanggal ang inyong kontrata sa Pure Gold, mabubuisit sa inyo, ako ang dahilan. Ako, si Bitag. Ito ang Bitag Pambansang Sumbungan. Aksyon, ora mismo.